定的起来音啊三百音帮帮音弄不停一阿来忙阿比丁是比金那很多年设定tayo'y magbigay ka lang sa Diyos na sa timay dalang tanay inako niya't hinihang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Inalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo'y Kanyang kinahabagan. Humingi tayo ng tulong sa Kanya sa simula ng panibagong linggo. Ang ating mga obispo, ang kapulungan, na mga obispong katoliko sa Pilipinas may kahilingan po sa atin ngayon. Ang ating misa ay misa ng solidaridad, pagkakaisa sa mga sapagkat sila'y inuusig. Tugmugon po tayo sa kahilingan ng ating mga pinuno sa simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na mga angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga kwarwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Ang paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawal ng paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat,
malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal Zepon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi namin sa iyo na huwag kaming pakailaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkop-kop nag-ingat. Diyos ng mga magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan nang ang mga kawal ng paraon sa dagat na mga tambo ay mangagsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din yaong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Magsitayo ang lahat. Dinggin ninyo lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Oh, halleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ng ilang mga iskriba at pariseo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban ang palatandaang inilarawan na nangyari sa propetang Jonas. Kung papanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhan ng isda, gayon din naman ang anak ng tao 3 araw 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninibe laban sa lahi ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng tibog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Heso Kristo. Sentral sa ating pananampalataya ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. At ito po ang pinakabuhay ni Kristo, ang tawag ito, Paskwal na Misteryo, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Narinig natin sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang kasi humihingi ng palatandaan para bang si Jesus ay hindi ba nyo nakikita yung mga himala na pang-Mesiyas? Hingi pa ba kayo ng prueba, ebidensya, empirical ng mga datos? Pues, walang palatandaan ibibigay sa inyo maliban ang palatandaan ni Jonas sapagkat 3 araw si Jonas sa tiyan ng dambuhalang isda at ang anak ng tao 3 araw Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay, 3 araw sa ilalim ng lupa. Yun ang palatandaan. Kaya mahalaga, kaya tayo'y magsisi sa ating unang pagbasa, aklat ng Eksodo. Itong pinakadakilang milagro sa buhay ng mga Israelita, kaya sa kanila, tayo ay nakuha din natin ang diwang ito. Kaya ang buo nilang selebrasyon, ang buo nilang kalendaryo, nakasentro ito, gaya ng pagkasentral ng Misteryo Paskwal, pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay. Ito, ano ba ito? Sapagkat ito ang gabi ng pagtakas ng mga Israelita kay Paraon at mga taga-Ehipsyo. Pupunta na sila sa lupang pangako. Pupunta na sila sa lupa ng gatas at pulukpukyutan. At hinahabol na sila ni Paraon. Nako, lahat ng mga karwahing pandigma at ang mga kawal, yung army ni Paraon, hahabulin at lilipunin sila. Si Moises, naku, may ipit tayo. Yan, hinahabol na tayo lahat ng mga sundalo, kawal ni Paraon, nakakabayo, at nasa likuran natin ang dagat. Anong mangyayari sa atin?
Nagtatanong-tanong, "Oh, Moises, nilabas mo ba kami dito sa Ehipto para mamatay dito sa ilang?" Maniwala, magtiwala, umasa sa Panginoon. Sabi ni ng Panginoon kay Moises, "Ang iyong tungkod, iangat mo, itaas mo, patungo sa pulang dagat at mahati ang dagat." Magkakaroon ang dagat, mahati, tubig, magiging kanang pader, tubig, magiging kaliwang pader, at may lupa, matutuyo upang kayo'y dumaan. Wala pang nangyaring ganito sa kasaysayan ng daigdig. Nahati ang dagat upang dumaan ang bayang pinili ng Diyos. Kaya nga tayo, alalahanin natin na binyagan tayo. Dumaan tayo, ika nga, sa dagat. Tayong nakiisa sa pagpapakasakit at muling pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Tsakting tayo sa pamamagitan ng binyag, magtatagumpay sa kanyang muling pagkabuhay. Ika nga, binabalikan natin, inaalaala natin ang tagumpay upang tayo makapasok sa lupain ng gatas at pulukpok yutan. Yan ang pagkabuhay. Lupain ng gatas at pulukpok yutan. Tagumpay, luwalhati. Pagdasal po natin ang intensyon ng ating mga Pilipinang obispo, makiisa po tayo sa mga inuusig sa bansa ng Myanmar. Tulong ni Maria ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalong si San Roque. Sariwain natin na makiisa sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makakataka sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik-loob. Tugon po natin, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik-loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Para sa mga kapatid nating nagdurusa at nagtatanggol sa katarungan at kapayapaan laban sa kaguluhan at karahasan ng junta militar sa Myanmar, upang manatili ang kanilang siglang kumilos para sa kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos na di magkukulang sa awa. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Para sa panunumbalik ng kapayapaan sa Myanmar, na naway maging bunga ng pagbabata ng mga hirap at sakit ng kanilang mamamayan at ng pakikiisa natin sa kanilang pagtatakwil sa karahasan, kawalan ng katarungan at pagsikil sa karapatan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasa mo mula na nung una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanyang magpakailanman. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na ang lahat.
kalugdan mo, isang bayan na nagpupuk ay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alat na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagputos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pagkain kaniyang bigay, komunyon tayong lahat, tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at
ang puso'y kay saya. Pag-ibig, kaniyang alay, magsimba tuwing Linggo, tularan si Maria, kapwa natitulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-asa kaniyang taglay sa langit walang hanggan, lumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pakikiisa sa Myanmar. Ama naming mapagmahal, ginagabayan mo ang makaamang pagmamahal, ang sanilikha buong kababang loob naming ipinagdarasal ang mga kapatid naming sa Myanmar na ngayon dumaranas ng paniniil ng kanilang militar at ng pandemyang COVID-19. Marami sa kanila ang nagdurusa, nagugutom, may sakit, biktima ng karasan na wala ng tahanan at nagwawatak-watak ang pamilya. Tungayan mo sila ng iyong awa at ipag-adya sa anumang pinsala at pag-isahin sa katarungan at kapayapaan. Ang mga paninindigan para sa katotohanan at katarungan ay puspusin mo ng lakas ng iyong banal na espiritu. Patibahin mo sila sa paniniwalang itinuturing ng Diyos sa kanyang mga anak nang gumagawa ng daan ng ipagkakasundo sa mga biyaya na namumunga sa kanilang pagsisikap at pagbabata ng hirap at pasakit. Antigin mo ang puso ng mga nagiging sanhi ng karasan at pagdurusa ng kanilang kapwa at akay mo sila sa pagsisisi at pagbagong loob. Mapayapo mo kaming pagbuklurin bilang isang pamilya at pagkaisain mo kami sa pagtuturingan. Kami magkakapatid, niling namin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako na sa binyag
na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Maupo muna sumandali para sa